Mga sangkay, naaalala nyo to? Ayan, mga sangkay, nakikita nyo ba yan? Alam nyo, meron daw pong nakaano. Merong nakawala. Pero hindi kabilang dito. Munti ka na daw po talaga madali ng isang ano. Munti ka na daw pong kunin ng puting van. At siguro, pwedeng mapabilang sa dito. Ngayon, nakawala daw po mga sangkay. Ayon po sa report. At eto, pag-uusapan po natin, dahil nga po, ewan ko ba, mas lalo pong ano eh, masyado pong dumarami ang mga ganitong klaseng ano. Eto, nakikita nyo naman. Ayokong banggitin kasi itong YouTube, masyado pong maarte. Ang arte po. Pag may namamanggit ako pong salita na parang medyo ano, alam nyo na, nadadali po tayo. Kaya nga po may iba po akong video mga sangkay na wala, hindi ko na lang tinuloy na i-upload, baka makapag-violate lang. Kasi nakikita po namin yon. Ngayon mga sangkay, anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, gawin po muna ng lahat ang pinakamahalagang batas. Walang iba kundi ang i-like ang video na to in 20 seconds lang naman. Napakadali lamang po na ito mga sangkay ha. Gawin po muna natin para marami po makapanood sa ating video ngayon. 20 seconds lang mga kababayan, mga sangkay. I-like na po. So ayun, pwede na tayo mag-umpisa. Tara! Ayun nga guys. Ito. If you remember, ito pong ano, ito pong itong mga nangyayari. Talagang nakaka-alarma kahit nga ako mga sangkay medyo nag-aalala din po ako sa mga kaibigan ko, mga pamilya. Kasi dumarami po yung ano eh, dumarami po yung ganitong klaseng ano. Alam nyo na, hirap lamang po magsalita kasi si YouTube talagang ang arte-arte. So, kaya nga mga sangkay, may mga babanggitin akong ano, ay may mga salita ako ngayong babasahin mula sa balitang ito na hindi ko na po i-mention. Kayo na bahala magbasa kasi makikita nyo naman para po hindi tayo magka-problema. So, ito po yon, ito ang balita. Dalagita naka ayan, basahin nyo na lang. Sa puting van ng sangkay. Ito daw po, ito po siya. Ngayon, paano kaya nangyari? Anyway, kaya ko blinag ito para marami pong maging aware dito ha, na mag-iingat po ang lahat talaga. Dahil hindi basta-basta itong nangyayari. Eh, duda ko nga mga sangkay, kaya po may mga ganitong klaseng pangyayari ay dahil gusto na po nila madistract ang ating gobyerno ngayon sa panunukhang sa mga smugglers at mga sindikato pagdating sa mga produkto ng ating bansa like yung asukal na marami na po ang natutukhang ngayon ni PBBM. So itong dalagita daw po nakawala sa ito, itong van. Sabi po dito sa balita, nakaligtas. Ito ha, legit to, from Daily Tribune ito mga sangkay. Nakaligtas ang isang, yun, 13 o 13 na anyos na batang babae sa tangkang, kaya basahin nyo na lang, mga sangkay, sa kanya ng umanoy. Ito, mga kalalakihan daw po. Sakay ng isang puting van sa Caloocan City nitong Martes. Ibig sabihin, nito lang, mga sangkay, nito lang, kahapon lamang po ito nangyari. Kasalukuyan pa rin nagsasagawa ng investigasyon ang ating authorities. Sabi po dito, ito po siya, 13. Buti na lang, nakaligtas, no? Sabi dito, base naman sa pahayag ng barangay 162, Sangguni ang Kabataan, pauwi na umano noon ang, ito siya pauwi na daw, mula sa paaralan nang mapansin niya ang isang puting van
na nakaparada sa harap ng Del Rey Village the Third. Doon ay lumabas umano ang tatlong, ito, lumabas po silang itong mga to, sa van. Saka daw po sinubukan umano siyang, yan, basahin nyo na lang ha, para hindi po tayo maano ni YouTube. Agad namang nagsisisigaw ng tulong. Siya, ang sangkay. Mabuti na lamang daw po, narinig siya ng isang tricycle driver na siyang, siya itong tumulong, yung tricycle driver, na siya raw pong sanang tutulong sa kanya, ngunit mabilis ding naalarma ang umanoy. Mga, ito, basahin nyo na lang, saka daw po nagsitakas. Buti na lang, maabilidad po itong ano, itong 13 years old. Nasabi po niya na nagsisisigaw daw po ito, narinig daw po siya ng tricycle driver na siya daw pong tutulong sana sa kanya. Nung narinig po ito ng mga to, itong mga to, yan, saka daw po nagsilaya sila. Kasalukuyan namang inaalam ng mga tauhan ng barangay ang pagkakakilanlan ng tricycle driver. Bagamat hindi pa klaro ang pangyayari, nakatakda namang sumailalim sa counseling sa CSWD ang, ito, ang 13 years old. Pambihira. So mga sangkay, medyo ano to eh. Hindi na po ito maganda na nangyayari dahil may isa rin po na balita mga sangkay nito lang. Kahapon lang din po ata yun. Lalaki naman. So wala po talagang pinipili mapa babae o lalaki. Talagang hindi ko alam kung sinasakyan ng mga to yung mga pangyayaring ganito mga sangkay. Kasi pwede kasi na sinasakyan lamang po nila, alam niyo yun, yung parang uso. Gagawa din po sila, makikigulo din po sila since nangyayari na po yung ganitong klaseng kaguluhan. Kaya po sa lahat, lahat po ng mga kabataan, lalong-lalo na po kasi nag-aaral, di ba, open na po ang ating face-to-face classes. Ibig sabihin, actual na po ang physical nila na nandun sa eskwelahan. Ngayon, sinasabayan po na ito. Alam niyo mga sangay, nakikita ko po dito, parang dinidistract po talaga nila yung ginagawa po ngayon na maayos ng ating gobyerno. Diba? Nakita naman po natin kung ano ang ginagawa ni PBBM. Tahimik pero ang dami pong ginagawa. Yung sa mga smugglers, yung war on drugs na tahimik lang, mga sangkay. Ngayon, eto po, isinasabay po nila. Tingin nga po dito ng iba, ibang mga vlogger, mga sangkay, ang kanilang mga ano dito, ang kanilang duda, ay yung mga kalaban daw po ni PBBM ang may gawa nito. Para po masira ang ating Pangulo. Or kung hindi man masisira ang ating Pangulo, ano mga sangkay, itong ma-distract ang ating pamahalaan at mawala sa focus sa kanilang ginagawa ngayon. Lalong-lalo na po, marami po ngayong nabibisto ng mga sindikato na nagtatago po ng mga produkto ng Pilipinas na matagal na panahon na po itong ginagawa pala. So buti na lang naupo si President BBM sa DA. Ngayon, ito lang naman mga sangkay sa lahat ng mga kabataan. Please lang, mag-iingat po kayo ha. Gayahin niyo itong ano, itong 13 years old. Hindi po nakadali sa kanya itong ano, itong puting van. 'Di ba? Sumigaw. Pero ayun nga, wag pong gagala na mag-isa lang. Delikadong nako po. Wag pong gagalang mag-isa lang. Eh kung wala ka namang gagawin, iwas bulakbol muna. Okay, well, iwas mo ng bulakbol dahil hindi din naman nakakabuti yan.
mas mabuti na pagkatapos ng klase, magkakasama ng iyong mga kaibigan, diretso na sa bahay. Para po maiwasan ito. Basta ingat po talaga. Pag napapansin nyo na tila baga may ibang intensyon ang ganitong klaseng nakikita nyo o tao, sibat na, mag-iba ka na ng daan o kaya sumabay ka sa maraming tao. Okay? So, ayun lang naman mga sangkay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.